Higpit kasi na pinagbabawal yan pag nalagay ng mga manok doon sa ano, sa mga bangket. Thank you.
At ito na isang panas. Yung mga dapat tikitan dito na tikitan. At ito na pinahakot na yung mga buhangin dito. Sabi ni Sir Bong hindi na nadadala itong mga to hanggat yung minakakutan. Actually mahigit 4 na taon na bago magsimula itong clearing operation at talagang napakarami pa rin pasaway hindi nakakaunawa. Paulit-ulit na lang at pabalik-balik. Kaya lang, siyempre, emotionally, baka
nagagalit ng ano. Pero totoo po yun. Katulad na sinabi ni Sir Gap po, siguro ito continue conversation po. Siguro ano 2024 talaga. Kung may mga panahon na natin sila sa ganun. No? Pero ngayon talaga, kahit ngayon sa aking tala kaya at palagi sa barangay FB, no? Kay Vice Lord of the Wars, sinabi niya, ang kailangan tumulong kayo na maghanap parking area kahit yung bahan ng city para nang masiguro na yung mga sasakyan nyo, eh ba, yung pagsito na kapag, hindi rin papalit na lansada at walang madadaanan yung ating mga motorista. Ang iba, nilalagay pa sa pangketa. At mga naglalakad sa pangketa, bababa, na nagiging dahilan pa nung nakakarami na sa mga o aksidente. I-generate nga po natin yung mga kalsada pinuntahan nito. Kanina yung pinuntahan natin, bali yung pagaling natin kanina, nagpunta tayo sa barangay sa natin na kuhatan, saka pa natin, yung San Agustin Street. Okay. Tapos pumasok po tayo ng Kaliwag, tapos Pelo, Kaliwag po, tapos yung Street po, tapos tayo sa MHD Pilar po. Tapos po malapit po sa barangay po, na barangay pinagkuhatan, dami pa rin naman yung mga hindi ganyan pagkili dito. At pinasukan po natin, paglabas po natin doon, pagkakaliwa, pinasok po natin yung Atong Street doon, Press 2nd and 3rd Street po. Ang ating natawag, po yung talagang grabe ang hindi na departay pa yung gano'ng pagkakali. Sa ngayon, siguro, ang advice nila kay sa kanilang HOA, makipag-usok daw kay Kapitan Robin, na magkaroon sila ng one-side parking at gagawa rin sila ng board reso. Para doon, yun naman po, bukas naman po, kahit ang local government po doon, bukas doon. Pero syempre, ang initiative, nasa kanila, sa HOA at sa barangay, payag naman po kami doon. Wala naman, hindi naman sila inaatangan ng budad yung kami, may tutulong kami. May air ito na pwede one side? Actually, yun yung ipopropose nila. Kaya kahit sa TPMO, yung sa atin, kung hindi naman po ito nagkakaroon ng problema, no, na talagang magiging sayaban yung kanilang parking. Pero kung inuna namin yan nung last week, nung pinuntahan namin, sa maniwala ko kay St. Jean, kahit yung maliit na, kahit yung tricycle na papasok o mga e-bike, mahirap. Kaya kung mag-ulit, kahit yung mini pumper at emergency vehicle, katika-tika-tika-tika, wala daanan ng ambulance. So, kanina, medyo maluwag naman, medyo naayos na po natin. Kasi kung mga nakarang oh, kaliwat kanan? Hindi na po kaliwat kanan. Talagang, pagdating ko ng hapon, hindi na po talaga yung napapasukan. Kumbaga parang alam na nakasanayan ng nila na pagdating ng umaga, mga panahon, bicycle, motor lang. Pero pag talagang gabi na, kung mga arasay ka lang sila, talagang sanay na sila na hindi na ako makakadaan to kasi may mga nakapark na. Dito sa Malasaga po, sa Malasaga, yung kaya lang ang Malasaga po, tatlo po yan, yung Malasaga 1, 2, at saka 3rd Street po. So, nasabi man po namin na yun, ibabalik-balikan namin, hindi naman yung para balik-balikan na parang gusto lang namin. Hindi po. Para lang kung masanay sila, may pakita ko namin na seryoso yung pamahalaan. Hindi pa ko nila malalaman sa ngayon ito kasi medyo nagagalit sila sa Luzon at sa mga TPMO at sa amin sa SOU. Darating ko yung panahon, alam naman namin yun na makakasanayan nila na iayos na para din sa kanila yun, nakita nyo ang dami nito yung bakal. Yung barangay po ay nandun lang? Actually, yung barangay naman, kaya lang naman tumama yung pipilitin kami sa kanila, pausap ko si Sir Ronnie Fernandez. Ibigay po kami ng papel sa kanila, i-turn over namin sa kanila yon. At magkakaroon kami ng tatlong kopya. Kopya po sa LGU, kopya sa barangay, at saka kopya po sa DILG. Kapag hindi po nila na-maintain yung area na na-clear ng city, ang pagkakaalam ko po ay magkakaroon sila ng robust order ang ating mismo mga kapitan. No? Kaya kinakailangan, it's either susunod yung kanilang barangay. Kapag na-clear na ng city at i-turn over sa kanila, no? Kaya nagpapasalamat kami at tutulungan kami ng MMDA. Hindi alam po, daming trabaho ng MMDA. Pero ito, tuloy-tuloy ito, lahat ng mga na-clear namin, bibigyan namin yan ang mga leader ng barangay chairman no, para sila yung mag-maintain. Pag hindi nila na-maintain yun, ang sabi naman sa amin nila, mambita ng DIND, sila na po ang bahala doon. Papatawag sila? Yes po. Actually, meron silang quarterly o monthly meeting yung ating mga unong barangay sa kausap ng ating DIND, ng ating video sa DIND director sa base. So sila na yung nag-uusap. Kami naman po, delegate lang naman kami para mag-assist sa kanila sa clearing operation. After po noon, turnover sa kanila, susunod na po ang bahala sa maintenance ng day. Diba? Siya dapat talaga. Actually po, dapat nga. Kanila pa rin yun. Ang iso, kanila po. Kaya lang, siyempre, pagka medyo, alam niyo naman, ha, kahit naman may political will, ang isang punong barangay o ating mga agawan, isang talagang dahil sa kilala sila sa lugar ngayon, no, hindi masyadong mai-implement yung talagang ating ordinansa. Pero dito po, sa katulong natin, ang national government, ang MMBA, ang kapulisan, kasama po ang NPO Paso, kasi siguradong namin na ito, pwede na ito.
tinitinong namin na may sayo ito ang lahat ng kusin dito sa kapasigan. Maraming salamat po.